Hello guys, welcome po sa aking channel, Kiko Mekaniko. So, sa ngayon pala guys, may ginagawa ko dito na Toyota Yaris. Toyota Yaris, So, Toyota Yaris 2011 model. Toyota Vios, Parehas na naman po ito, Toyota Vios or Toyota Yaris. So, sa ngayon po pala, dinala po sa akin itong sakin na ito para ipacheck ang issue po na ito. So, ang complaint po ng may-ari na ito guys, pag gumarahe daw po siya, minsan ayaw na mandar. Parang wala pong click na nidinig. Starter. So pinagdudahan niya po, nagpait po siya ng bagong battery kasi akala niya po battery yung problema. Yan, bago po yung battery, yung mapansin po natin. So after niya po papalitan guys ng battery, ganyan pa rin po yung trouble. Minsan pagka gumarahe daw po siya, ayaw naman dar yung walang click na nadidinig. So parang walang kuryente na tumatakbo sa battery punta sa starter motor. Yung wala pong sound mismo na madidinig pagka sinubukan pong pandarin. So chinek ko po ito lang pa isa-isa. Una ko pong tiningnan, chinek ko po yung mismo yung kuryente na tumatakbo galing sa battery papunta sa starter motor kung meron. So meron po guys, yun po yung una kong tinignan, may kuryente po nagaling sa battery at punta sa starter motor. So wala pong problema sa linya. Kasi minsan guys, sa fuse lang po yung problema, or minsan sa connections ng battery, or minsan sa fuses. So okay lang po yung linya. So binuksan ko po yung starter motor. So nakita ko po, sobrang madumi yung loob. Yung mga contacts niya guys, nabalutan ng alikabok o yung mga dumi na natuyo. So mahina po yung contacts, kaya ganyan po guys, hindi po mapagana yung starter ng kuryente kasi mahina yung contacts dahil sa dumi. So nilinisan ko po guys yung starter motor at ibinalik ko po yon. So sa ngayon, after ko po mainisan guys, ito subukan ko pong pandarin guys. Yeah. So, subukan ko pong pandarin. Yan. Maandar na po siya guys. Andar na siya. Dati ayaw yan. Kahit palo-paloin na yung starter, ayaw. So, may share wala ko lang technique sa inyo guys. Kung alimbawa, medyo malayo kayo sa mga gumagawa ng sakyan. Once na hindi yung pala nag-andar yung inyong sakyan, subukan nyo pong i-check yung terminals ng battery. Yan, maandar na po siya guys. Subukan nyo pong i-check yung terminal sa battery kasi minsan yun po yun guys sa mga idol, yun mo bakit hindi naandar yung sakyan or walang power matitinig or walang contact sa starter motor. So make sure po dito sa positive terminal na ito, wala pong corrosion. Check po natin kung maluwag or kung may corrosion po, linisan po natin at lagyan ng grasa, higpitan maigi. Ganyan din po dito sa negative terminal, kailangan na make sure po na hindi po naglulus at wala pong corrosion. Lalagyan po ng grasa yung mga terminals para maiwasan yung corrosion, pag build up ng corrosion, kasi yung mga corrosion guys sa terminal, yun po yung nagkukos ng poor connections ng kuryente. So dahilan para hindi mapaandar minsan yung sakyan o yung makina. So mahalagang bagay po guys na wala pong corrosion dito sa mga terminals.
At make sure na mahigpit na mahigpit din po. Kasi guys, i-share ko na rin po sa inyo, once na maluwag po yung mga connections dito, so posible pong mag-cost ng ano yan, ang pag-iinit ng mga terminals, or pag nag-iinit po yung mga terminals dahil maluwag yung connections, posible pong masunog yung wiring ng linya. So yun po yung disadvantage guys ng may corrosion at maluwag yung terminals. So malaking bagay po talaga na i-check po natin yung mga terminals and battery. So halimbawa okay na po guys yung ano, yung terminals and battery at yung connections, tingin po natin ay medyo okay naman. Pagkaaya pa rin po, kunyari wala pang lagatik, nalidinig pagka during start, subukan po natin na kumuha ng tools or kahit anong bagay na medyo matigas, at kung saan po mismo yung pinaka starter motor ng ating sakyan, subukan pong palo-paluin habang may isang tao na mag-i-start ng sasakyan. Palo-paluin kasi minsan guys, tulad nga po nangamangit ko, pagka madumi po yan, nag-lose contact din po yung linya o yung kuryente, dahilan para di mapandar yung makina. So once na pinalo-palo po kasi yun guys, yun yung pansamantalang remedyo. Eh pagka medyo naalog po yan, medyo magkakaroon po ng contact yan. So kadalasan po guys, pag nag-malfunction na or madumi po yung starter motor, ganun po yung remedyo muna na gawin. So ang pinaka at alam mo po ganyang nagkakaroon ng problema sa starter motor, kailangan pong ipacheck yung carbon brush at yung mga loob ng starter motor kung madumi. Kung madumi, kailangan pong linisan. So mahalaga din po talaga yung tamang maintenance sa starter motor. So yun. Yun po yung may share ko guys sa mga kaibigan po natin na mekaniko na gumagawa dyan, sa mga nag-aaral po ng automotive, at sa mga car owners natin po guys. So malaking bagay po talaga yung pag-check ng mga terminals ng battery at para maiwasan yung yung loss contact. So sa mga battery lang po guys, may mga iba-ibang klase po pala yung battery din. May tinatawag ng mga preventive maintenance, yung mga battery na sealed type yan, yung hindi na kailangan bantuan ng tubig, yung mga sealed type yun. Pero yung mga battery lang po na kailangan yung may mga butas dito para bantuan ng tubig, kailangan po check din po yun, kasi po pag wala na po sa debil yung tubig, hihina din po yung battery. So yun po yung mga klase ng baterya guys. So kung medyo alangan po tayo, pwede na po natin idaan sa mga bilihan ng battery, kasi may mga battery tester na po sila para ma-check yung lifespan ng battery kung okay pa. So guys, yun. Sa ngayon po, nakapag-share lang po tayo ng konting kalaman tungkol sa gayetong problema or gayetong trouble na pag halimbawa na garahe at paandarin ng sakyan, walang contact or walang maridinig na lagatik man lang pagpapaandarin yung makina or sakyan. So una po natin itingnan yung fuses dito sa fuse box. So connections ng battery, kung maayos, kung walang corrosions, or yung kuryente mismo kan sa battery papunta sa starter motor, kung okay po yun. Kung okay naman po lahat yun, yun, pwede po natin na iaba na yung starter motor para i-check yung loob kung may problema. Marami, may paraan naman po guys para ma-check yung starter motor kung okay po o hindi. May tinatawag po tayo na no load test. Yan, kung gumagana po yung buong system. So kailangan po i-disassemble yung starter motor din para malinisan. So sa ngayon guys, garantisado po na nagawa ko itong trouble na ito sa ngayon. Yun po yung ginawa ko, nilinisan ko lang po yung loob ng starter motor, yung mga contact sa loob, nilinisan ko po ng maigi. So after ko po nilinisan, ibinalik at okay na po yung naging resulta.
So sa ngayon guys, sana po paki-subscribe niyo na po yung aking channel at paki-pindot rin po yung notification bell para every time po na mag-upload ako ng bagong videos ma-notify din po kayo at para makapag-share din po ako at makapag-share po ako sa inyo ng mga konting kalaman tungkol sa paggawa ng sakyan at maging basehan na rin po limbawa maka-encounter po kayo ng gayetong trouble. So sa ngayon guys, hanggang dito na po muna yung aking video. Maraming salamat po. God bless.